up mga kasuweta peeps? Ayan, for today's vlog. Mag-ingay. So yan, for today's vlog, pupunta tayo ng LTO today. Magre-renew tayo ng lisensya natin. So tanghali na. So hopefully matapos natin for today's lakad natin. Pakita ko sa inyo kung paano mag-renew, paano ang unang dapat gawin. So tara, let's, samahan nyo kami. Samahan nyo ako, let's go! What's up mga kasuweta peeps? This is Gerard from Team Sureta once again. For today's vlog, ituturo ko sa inyo ang tamang proseso kung paano mag-renew ng ating lisensya. So unang-una mga kasuweta peeps, you need to log in dun sa portal online ng LTO, yung LTMS or Land Transportation Management System. Kailangan talaga yun mga kasuweta peeps. So ang kailangan lang naman dun is yung driver's license number nyo tsaka email address nyo. Online talaga mga kasuweta peeps, kasi dun nyo kukunin yung CDE certificate o yung Comprehensive Driver's Education Certificate na mandated yon by LTO mga kasuweta peeps para dun sa mga renewal. So sa renewal naman, at least makakuha kayo nun sa exam ng 20 correct answer out of 25. Kayang-kaya nyo yun mga kasuweta peeps dun sa renewal ha. Tapos sa non-pro naman, at least 30 out of 40. Dun sa professional naman, 45 out of 60 naman ang kailangan nyo kunin. Ang kaibahan lang kapag bago na lisensya is meron siyang practical driving test na may rate na 70 out of 100. Kailangan talaga yon. So isa-isa pupunta talaga kayo doon. So doon sa renewal mga kasuweta peeps, tatanong sila paano ba yun, baka mahirap yung exam. Madali lang po, meron silang mga reviewer yung taga LTO doon sa online. Kahit sa online na rin, magbasa-basa kayo, search nyo lang yung reviewer ng LTO exam. So nandun na lahat. Nako, hindi talaga kayo babagsak doon mga kasuweta peeps, promise ko sa inyo. At saka take note, wala po yung bayad, okay? First step na gagawin natin, nasa LTO na pala tayo mga kasuweta peeps. So, kaitan natin. Ayan o, LTO. So, evaluation muna tayo. Papacheck natin kung anong kailangan. Okay, let's go. Evaluation. First step. Dito sa evaluation mga kasuweta peeps, so kailangan nyo yung ibigay yung lumang lisensya nyo kasi i-check nila kung valid na tayo for renewal. And then after nyan, may form silang ibibigay, may mga naka-check na dyan kung ano yung mga fill upan natin. And then after nyan, proceed na tayo dun sa medical exam. Before tayo mag-proceed dun sa evaluation, make sure lang natin na kompleto na natin yung i-attach natin dun sa form mga kasuweta peeps, tulad ng CDE certificate. After ng bigyan ng form, medical tayo guys. So lahat naman ng medical dito sa labas, accredited yan. So pili na lang kayo. Diretso na lang kayo sa loob kasi nandito naman yung form sa mga medical. Okay? So tara, pasok na tayo. Let's go. So, titingnan yung weight nyo, yung height. So pasukatin dyan. Text lang natin guys yung pinong medical nyo, 500 na. So taas na talaga, dati 350 lang. Ngayon 500 na siya. Okay, nandito tayo sa MCMD Medical Meeting. So dito lang yan sa dito lang yan sa gilid ng itong SNCTR sa Diliman. Malapit-lapit sa LTO, doon lang yung LTO. Lakad lang. Guys, after natin ng medical, so nakuha na natin kagad yung mabilis lang naman yung results. So balik na tayo dun sa LTO office. So balik pala tayo dito sa re-evaluation. So yan. Let's go. After guys, once na nakuha na natin yung result ng medical, dapat ma-fill upan na natin yung form. Tapos dito na tayo, proceed na tayo sa ayan, entrance window 1. Okay, let's go. Yes. So, ayan guys, meron na tayong number. Waiting na lang sa tawag. Pero kasi sinabay ko yung rehistro ng motor. Wow. Sasaglitan ko lang, magpa-stencil tayo, okay? So, balik tayo kaagad. Let's go. Pa-stencil muna tayo dun sa mabilis lang naman yun, no? Sobrang bilis. Waiting ako doon eh. Sige. So, punta muna tayo doon. Pa-stencil muna tayo.
After ng stencil mga kasata peeps, mabilis lang naman, proceed na kaagad tayo dito sa emission test. So, marami naman yan dito sa likod lang mismo ng LTO. Make sure lang na accredited sila ng LTO, di ba? Make sure lang guys na hindi malabo yung plate number para hindi kayo ma-question. Ito dapat laging ma-clear to para hindi kayo ma-question. Okay? So, after nito, balik na kaagad tayo. Okay, shoutout kay sir. So, 400 naman tayo dito sa emission test. So, make sure lang clear yung natin guys sa plate number at condition yung motor natin para approve na agad. So, malapit na after nito, balik na tayo. Okay, so emission test. Back na tayo dito sa pila ng renewal ng lisensya natin mga kasota peeps dito sa cashier. So natawag na daw yung number ko kanina, kaso nga lang so maglit pa tayo dun sa sa pagparehistro ng motor, pa-emission at saka sa past stencil. So antayin na lang natin tawagin tayo uli. Next sa cashier. So 585 yung binayaran natin guys sa cashier. So after natin dun sa cashier, next sa window 4 naman tayo para dun sa picture. Ipicturean tayo ulit mamaya. Wow. Tapos ang kagandahan dito mga kasota peeps, kapag hindi kayo nagkaroon ng violation o hindi kayo nahuli before kayo mag-renew ng inyong lisensya, makukuha ninyo ang 10 years validity ng inyong lisensyang panibago. O di ba? So, after natin sa window 4 guys, dun sa sa picture at saka sa validation ng status mo. Releasing, kaso lang yung open lang yung release, walang card. Balik tayo ng daw, either March, February or March. So, tatagal. Ito muna yung lisensya natin guys. Yeah, shoutout sa mga taga LTO dyan. Atin lang. So, maraming gumukuha guys. Ayan si Sir. Ito pa. So, mag-aantay tayo online or sa news kung kailan ang release ng card. O, diba? Ang saya-saya. Yun guys, tapos na tayo. Yes! So, release na. Kaso, papel lang. Sobrang bilis lang guys. Wala pa akong isang oras. Tapos na. Natagalan lang ako dun sa waiting area kasi lumabas kasi ako kanina kasi nirenew ko rin yung rehistro ng motor. So natawag na pala ako. So inano uli yung papel ko. So okay lang din. So shoutout sa lahat ng employee ng LTO. Hello sa sir. Yan, ang bilis lang ng natin guys, release. Case next naman natin, tapos na tayo sa lisensya, is dito naman tayo sa rehistro. O diba, multitasking guys. Wow. So, cashier naman tayo dito sa rehistro ng motor. So, waiting natin kung tatawagan tayo. So, para makapagbayad tayo guys. So, pasok tayo. Let's go! Ayan. Ay, sorry. So, dyan tayo magbabayad mamaya, cashier. So, wait lang tayo. So, ito naman yung cashier ng guys, ng pagparehistro. So, sa kabilang side. Parang na nabukong. Ayan, so dyan tayo pupunta. Labi lang window naman yung sa mga renewal, driver's license. So, ayan, cashier, tapos releasing naman tayo doon mamaya. So, ganun na. So, yan guys, pinatawag tayo, pinabalik tayo doon sa window A, IE. So, hindi pa raw na-upload kasi yung nakuha natin insurance. So, insurance. Sa naman to guys, yung sa renewal ng rehistro natin sa motor. So, pinuntahan ko lang, binalikan ko lang yung doon sa insurance kasi hindi pa raw na-upload yung yung record. So, okay na. So, binalik na natin. Okay na daw. Cashier na ulit. Yes! Bayad tayo. So, 377 yung binayaran natin guys. Okay na po ito mo. Hindi na antayin doon. Ah, okay, thank you po. So, bayad na tayo guys. Yes! Ayan, tapos na. Kuha na natin yung natin. OR. CR ng registro. So, hindi na tayo nag-wait dun sa releasing. Kasi nirelease na kagad. Na-pending kasi kanina gawa nung upload nung insurance. Kaya, okay na siya guys.
Wow. So, sobrang bilis lang, napakadali lang pag nag-process guys. So, pag nag-DIY kayo, ganun lang. So, tips lang, huwag kayo. Anong araw sa rin yung maraming tao dito? Monday, Friday? Monday or Friday. Ayun, tama ako. Tips lang guys sa mga magpaparehistro, magparehistro ng lisensya. Yan, in-confirm po kay Sir. Yan, Sir Shoutout kay Sir. Monday at saka Friday yung maraming tao. So, Thursday ngayon. So, wala gaano. Kaya mabilis lang tayo guys. Napakadali DIY natin. So, renewal ng lisensya natin DIY and then rehistro ng motor. Renewal na, parehistro. Renew ng, renew ba tawag? Parehistro ulit. O, diba? So, ganun lang. So, kain na tayo guys. Kasi nagugutom na ako. So, yan yung window. Sunod-sunod yan pagka nag-process ka. Doon muna. Yan. Papatawag ka naman kung anong-ano lane ka. Tapos pupunta doon sa cashier. Okay na. Umuulan guys, oh. Patay. Motor natin. Yung helmet. Jumojulan! Jumojulan! Ito pala guys, LTO main office tayo guys, dito sa Diliman. So, dito tayo sa main office. Okay? Yan, what's up mga kasarada peeps? Nakabalik na tayo dito sa store. So, sobrang bilis no? Oh, dalawa yung nagawa natin for today's vlog. So, for today's video. Nakapag-renew tayo first. Nakapag-renew tayo ng ating lisensya. And then, second, naisabay na rin natin ma-rehistro yung motor ulit. Okay, di ba? Saya-saya, no? Bilis lang. So, umalis tayo dito ng 11:30 mga kasarada peeps. Tatanghali na kasi syempre, may ginagawa pa tayo. Maraming ginagawa. So, natapos tayo ng 2:30. O, di 3 hours lang tayo. 11, 12, 1, 2, 3, 3. 3 hours, almost 3 hours. So, mahigit konti. Tapos na tayo. Yan. O, di ba? Saglit lang. So, tips. Gaya ng sinabi kanina ni, ano, ni Kuyang Guard. Shoutout kay Kuyang Guard. So, mas maganda kung ang pupunta kayo ng, huwag kayo pumunta ng Monday at saka Friday kasi ano maraming taong nagpupunta noon nagpaparehistro at saka nagpaparehistro. So mas maganda kung Tuesday, Wednesday or Thursday yan para hindi gaanong matao. Saka tips na lang din tulad ng ginawa ko, medyo tanghali na kayo pumunta para hindi sabay sa mga maagang pumunta na marami. O di ba? Then i-shoutout ko na lang ating friends diyan sa ano LTO si Pretty Boy. H yan, crew, anong tawag nun? Basta eh. So, shoutout sa'yo, napakabay. So, ano yan, legit yan. Pwede kayong magpa-assist sa kanya, patulong kung magpa-process kayo ng lisensya nyo, renewal or bago man. Student, lahat na. Tsaka pa-rehistro ng sasakyan ninyo. O, di ba? Shoutout sa'yo, sir. Kay Idol, kay Tricky Boy. And then, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo yung ating video para magkaroon sila ng idea, tips kung paano mag-process ng kanilang lisensya at paano magparehistro ng sasakyan. O diba? Main office to na, main office yun ng LTO yung pinatahan natin guys. O diba? So, hanggang sa muli. Okay. Babus. Hanggang sa mga next nating video. Bye! Sana nagustuhan.